Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Monday po mga kapatid. Ngayon ay October 2. So mabilis ang mga araw at patuloy tayong ginigising ng ating Panginoon sa bawat araw, no? Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa atin at syempre sa pagbibigay ng mabuting kalusugan sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ang pinakadakilang kaloob. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, lumalang ng langit at ng lupa, amin pong dalangin o Diyos, ang amin pong pag-aaral dito po sa 2 Corinthians chapter 1 and 21 to 22. Inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan upang malaman namin ang pinakadakilang kaloob at ito ay ma-acquire namin at ma-apply namin sa amin po mga buhay. Maraming salamat po sa pag-ibig po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ikalawang Korinto chapter 1, subalit ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahatid sa amin ay ang Diyos. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Diba? Mayroon pang bayaran palang nangyari dito sa mga disciples, mga kapatid. So una, ang nakita ko dito, ang pinakadakilang kaloob ay ang kaloob ng banal na Espiritu na unang bayad. Ibig sabihin, unang kaloob na ibinigay bago sila humayo, mga kapatid. Yan ang pinakadakila. Sa dami ng mga kaloob na ibinigay sa atin, may mga magagaling kumanta, may magaling mag-sermon, may magaling makisama, may marunong sa ganito, may marunong sa ganyan, may talent na ganito, may talent na ganyan. Pero ang pinakadakilang kaloob, mga kapatid, ay yung kaloob ng banal na Espiritu. Sabi dito, sa pagbibigay ng banal na Espiritu, imposible para sa Diyos na magbigay ng higit pa. Yan. Wala nang higit pa sa pagbibigay ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Espiritu, na third person of the Godhead, katulad ng pagbibigay ng ating ating Panginoong Jesus. No, ibinigay si Jesus Christ sa atin, nagkatawang tao siya upang mamatay para sa atin. Ngayon naman ang banal na Espiritu, third person of the Godhead, sabi doon wala nang higit pa. Bakit? Dahil darating na si Jesus, mga kapatid. Sabi dito, wala nang maidadagdag sa kaloob na ito. Sa pamamagitan nito, napupunan ang lahat ng pangangailangan. So ibig sabihin, ang third person of the Godhead, ang banal na Espiritu ay sapat na, mga kapatid, para punan ang lahat ng ating mga ninanais, mga pangangailangan sa buhay. At dito po, mga kapatid ko, sabi dito, ang banal na Espiritu ay ang mahalagang presensya ng Diyos. At kung pinahalagahan ay pupukaw ng papuri at pasasalamat. At kailanman sisibol tungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagpapanumbalik ng Espiritu ay ang tipan ng biyaya. Mga kapatid ko, no? Ang panunumbalik ng banal na Espiritu ay tipan ng biyaya. Ito po ang presensya ng ating Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, maramdaman natin na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Ano? Ang Panginoon ay lagi nariyan. Parang katulad ng isang GPS sa sasakyan. Di ba yung GPS, iba't ibang sasakyan meron yan? Ang mga tao meron din yan sa mga cellphone. At iba-iba ang pinupuntahan ng mga tao bawat araw. Pero makikita nyo, no, hindi nalilito yung GPS kung sino yung papatnubahan niya, kung sino ang i-guide niya. Maari kasing yung kabila yung mag-guide niya at dito hindi niya mag-guide yung sayo. Pero hindi nagkakagulo-gulo. So parang yan yung picture. Pero mas matindi pa dyan ang ating Panginoong Diyos. No, hindi siya nalilito at alam niya yung pangangailangan natin, mga kapatid. Eh, siyempre sa GPS, recorded na yan. Pwede ka nga mag-record na mayroong butas na daan doon. Huwag kayong dadaan. Pwede mong ilagay doon. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi perfecto yung GPS. Ano? Meron siyang pagkukulang. Hindi niya alam yung mga problems sa daan. Alam niya lang yung way. Pero hindi niya alam yung mga details sa daan, mga kapatid. No? Pero ang ating Panginoong Diyos, alam niya yung detalye. Alam niya yung future. Yan. Alam niya yung daraanan natin.
kahit gaano pa yung kalayo. At ang Panginoong Diyos, hindi nalilito kung sino yung ginagabayan niya. At sabi pa dito, ngunit paano kakaunti ang nagpapahalaga sa dakilang kaloob na ito na napakamahal, ngunit walang bayad sa lahat ng tatanggap nito? Kapag pinanghahawakan ng pananampalataya ang pagpapala, may dumarating na espiritual na kasaganaan. So dito mga kapatid ko, yung kaloob ng banal na espiritu o yung banal na espiritu mismo na siyang binigay sa atin upang gabayan tayo mga kapatid, konti lang ang nagpapahalaga nito. Yung iba lumalakad ayon sa kanilang sariling lakad. Yung iba ay gumagawa ayon sa kanilang paggawa. At hindi po nagsasangguni, sumasangguni sa ating pong Panginoong Diyos. Yan ay pinakamalungkot mga kapatid. Hindi sumasangguni sa ating pong tagapagligtas. So ito'y hindi maganda mga kapatid ko para sa isang mga tao, sa isang mananampalataya na ang banal na espiritu'y gumagabay, hindi pinahalagahan. Sabi po dito mga kapatid, kapag ka ang pananampalataya ay pinagtibay, ang sabi dito dumarating ang espiritual na kasaganaan. Sabi dito ngunit kadalasan, hindi pinahalagahan ang pagpapala. Yan naman ang pinakaano dyan. Kailangan natin ng malawak na pagkaintindi upang maunawaan ang halaga nito. So kasi minsan may mga pagpapala ang Panginoon na hindi natin na-appreciate. Ibig sabihin mga kapatid, may mga pagpapala ang Panginoon na hindi natin gusto. Meron bang ganun? Kasi may idinadalangin tayo na hindi yun yung binigay ng Panginoon. Iba yung binigay ng Panginoon na pagpapala. Hindi natin hinihingi, binigay ng Panginoon. So nasa isip natin, hindi mahalaga yung pagpapala na yun kasi ang gusto kong pagpapala, yung nais ko. Pero yung palang pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon, yun talaga yung pinakakailangan natin, pinaka number one na kailangan natin. Kasi nga ating Panginoong Diyos, alam ang ating pinagdaraanan, alam ang ating pangangailangan. So kung may pagpapalang dumating sa atin, huwag nating babaliwalain. No? Ang paggabay ng banal na espiritu, huwag nating babaliwalain. Bagamat hindi ayon sa kalooban natin, hindi ayon sa plano natin, huwag po nating babaliwalain, kundi ipagpasalamat natin sa Panginoon ng pagpapala na meron tayo. Kasi nga, yan ay kaloob ng Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, no? Kaloob yan ng ating Panginoon. At minsan tayo mga tao, yun na nga. Alam niyo yun, kapag nag-birthday ka, marami kang regalo. At yung regalo sa iyo, kaya mo namang bilhin. Parang napapasmig ka. Kaya kong bilhin to? Ayoko ng ganitong regalo. Hindi mo man lang maipagpasalamat o pahalagahan yung regalong binigay sa iyo. Di ba? Minsan ganun eh. Minsan ganun ang mga tao. Pero kinakailangan pala natin pahalagahan yung kaloob ng ating pong Panginoong Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay nito. Sabi pa dito mga kapatid, o kamanghamanghang pag-ibig o pagpapakumbaba, hinimok ng Panginoong Jesus ang kanyang mga mananampalataya na hingin ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagpapakita ng Diyos ng damdamin ng isang magulang nais niyang humikayat ng pananampalataya sa pagtanggap ng kaloob. Doon pa lang sa aklat ng Mateo ay sinasabi na ng ating Panginoong Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hindi ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos ay genie na kung anong hingin mo ay bibigyan niya agad-agad. O, bigyan niyo po kami Panginoon ng barko o ng bus para makapagpahatid ng mga interes. Hindi po yung parang babagsak na lang dyan sa gate na magugulat tayo, nariyan na. Hindi po genie ang Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin doon ni Jesus Christ na humingi kayo at pagbibigyan, yun ay tungkol sa paggabay ng banal na espiritu, mga kapatid ko. At yun nga, sabi sa Acts chapter 1, bago humayo ang mga alagad, kailangan munang dumalangin sila at hintayin nila ang paggabay ng banal na espiritu sa kanila pong mga buhay. So yan po mga kapatid ko, no? Yan ang nais ng ating pong Panginoong Diyos. Nagawin po natin, nahingin natin sa ating tagapagligtas ang paggabay ng banal na espiritu. Hingin sa Ama ang paggabay ng banal na espiritu bago tayo humayo mga kapatid. Sabi dito, ang makalangit na magulang ay higit na maghandang magbigay, yan yung nakasulat sa Mateo, ng banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya kaysa mga magulang natin na magbigay ng mabubuting regalo
sa kanilang mga anak. Ito po ay naulit na rin kahapon, ano? Yung pinakadakilang pangangailangan. Pero dito, mga kapatid, yung inuulit ay napakahalaga. Kung kayo po na magulang ay masaya kayo at willing kayong ibigay yung gusto ng inyong anak, basta't kayo mayroong pera at pambili, go lang, di ba? Pero masigit pa pala dyan ang ating Ama sa langit na siyang handang magkalbigay ng kaloob ng banal na espiritu sa mga hihingi sa paggabay ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, anumang mas malaking bagay ang maaring maipapangako. Ano pa ang kinakailangan upang gisingin ang pagtugon sa bawat kaluluwa? Sabi diyan, upang pukawin tayo ng pananabik para sa dakilang kaloob, hindi ba dapat ang ating matamlay na mga pagsusumamo ay maging panalangin may matinding pagnanais para sa dakilang pagpapalang ito? So, ang nakakalungkot, hindi natin nais na ang banal na espiritu gumabay sa atin. Nakakalungkot kapag mangangaral tayo, sariling plano natin ang nasusunod. Ibig sabihin, hindi tayo sumasangguni sa Ama, sa ating Panginoong Diyos, kung paano ang ministry. So nakakalungkot tayo mga tao, no? Nais natin na masunod yung nais nating mangyari. Pero yung nais ng Panginoong Diyos, ayaw natin. At yung pagpapala nga ng Panginoon, yung tulong ng Panginoon, binabaliwala natin. Di ba, alam niyo yung tao na siya yung nadodominate nga yung desisyon ng marami? O kapag mayroong mag-suggest, ayaw niya nang. Ang gusto niya yung suggestion niya lang. So ganyan tayong lahat mga kapatid. Ayaw natin yung suggestion ng Ama, kundi ang gusto natin, yung sarili natin ang masunod. Di ba? Gusto natin na tayo yung masunod lang kaysa sa Panginoong Diyos. Pero dito sa ating devotional, kinakailangan na tayo ay maging mapagkumbaba, mag-submit sa ating Panginoong Diyos at yung kalooban niya dapat nating gawin at pahalagahan natin yung pananampalataya, yung pagpapala na galing sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito, hindi tayo humihingi ng sapat sa mga mabubuting bagay na ipinangako ng Diyos. Kung aabutin natin ang mas mataas at aasam na mas higit pa, ihahayag ng ating mga panalangin ang nagpapasiglang lakas sa bawat kaluluwang humihiling na may buong pag-asa na sila'y madidinig at sasagutin. So ano po yung pinakasikreto mga kapatid? Para tayo ay maging mataimtim yung ating panalangin. Ano ba yung ibig sabihin ng mataimtim na panalangin? Kailangan ba na tahimik yung lugar? Kailangan ba na ikaw lang mag-isa? Kailangan ba abot ng 2 oras, 3 oras yung taimtim na panalangin? May oras ba yan? Ang sabi po sa banal na kasulatan, kapag ka humingi tayo ng tawad sa Panginoon, sampalatayanan mo na pinatawad ka ng Panginoon. Sa ating devotional naman nakalagay, kapag ka tayo humiling sa Diyos, kung tayo manalangin sa Panginoon, umasa tayo, magkaroon tayo ng pag-asa na dininig ng Panginoon ito ayon sa kanyang kalooban. Dininig ito at sasagutin ng ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Hindi ayon sa ating kalooban. Kasi nga, kung sa kalooban natin, didinggin yung panalangin, eh bakit nanalangin ka pa sa Panginoong Diyos? Kung yung kalooban mo lang din naman ang gusto mong idiin sa panalangin mo. At hindi yung kalooban ng Panginoong Diyos. So, ganyan tayo minsan. Kaya tayo nandulumo, nandulupaypay. Kasi nga, pagdadalangin tayo, ang gusto natin, nasa isip natin, yung nais natin. At hindi natin sinasampalatayanan yung kaloob naman ng Diyos, yung kalooban ng Panginoon sa panalangin natin. Kasi nga po yung panalangin, hindi yun para baguhin ang isip ng Diyos. Hindi yun para diktahan ang Diyos. Kundi ang panalangin, ang ibig sabihin, para mabago tayo at magpasubmit tayo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin yan. Na tayo ay lalakad sa pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng panalangin mga kapatid. Yan yung tinatawag na taimtim na panalangin. Kahit pa yan ikaw ay katulad ng ibang relihiyon na magtutuwad dyan, apat na beses sa isang araw magtutuwad ka dyan. Dahil yun nga yung taimtim na panalangin na sinasabi ng mga tao,
Pero hindi ka naman nananampalataya at hindi mo naman sinusunod yung kalooban ng Panginoon, hindi taimtim na panalangin yun, mga kapatid. Ang tunay na taimtim na panalangin, may pag-asa, may pananampalataya, at submission sa ating Panginoong Diyos. Hindi ibig sabihin na yung kalooban mo hindi nasunod sa panalangin, eh wala ng Diyos. O yun yung dati kong pakiramdam eh, na parang walang Diyos na dumirinig sa akin kasi yung gusto kong mangyari, hindi nangyayari ayon sa panalangin ko. Hindi pala ganun, mga kapatid, no? Kailangan mo magpasubmit totally sa Panginoong Diyos at pasalamatan siya kung ano ang resulta. Pasalamatan siya. Minsan maraming pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, ni isa wala tayong pinasalamatan. Bakit? Dahil kasi yung inihintay natin, yung kaloob natin. At hindi natin nakita yung kaloob naman ng ating Panginoong Diyos na dapat pasalamatan at pahalagahan. Sabi dito sa Signs of the Times, August 7, 1901, hindi naluluwalhati ang Panginoon sa matamlay na mga pagsusumamo na nagpapakita na wala silang inaasahan. Ninanais niya na lumapit ang bawat sumasampalataya sa luklukan ng biyaya na may kasigasigan at pagtitiwala. So yun yung madagdag sa atin, mga kapatid. Ano? Patawarin tayo ng Panginoon kung minsan tayo ay dumadalangin sa Panginoon na parang requirement na lang, na assignment na lang, no? Na minsan matamlay yung ating panalangin na para bagang wala kang inaasahan na sagot sa Panginoong Diyos. Eh kasi nga naman, eh, kalooban naman ng Panginoon na masusunod. Yung kalooban ko, hindi naman na masusunod eh. Parang ganun ba? Parang nagtatampo tayo sa Panginoong Diyos. Ito pala hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Ano yung nakakaluwalhati sa Panginoon? Ang nakakaluwalhati sa Panginoon, yung panalangin na may pananampalataya, na may kasigasigan at pagtitiwala. Bakit masigasig? Kasi may inaasahan kang sagot sa Panginoon ayon sa kalooban niya. Kaya nga tayo, kung mananalangin tayo ng tao may karamdaman at parang pawala na siya sa mundo, ang idinudulo natin na pananangin, yung kalooban ng Panginoon. Kasi nga lahat ng kalooban natin, mabuhay pa yung tao. Pero ano naman yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya? Bagamat ayaw ng Diyos yung kamatayan, pero pinahintulot na ng Panginoon na yung kamatayan ay pumasok sa Kanya. Bakit? Dahil yung katawang lupa niya, hirap na hirap na. Nanampalatay naman na siya sa Panginoon, maghihintay na lang siya ng ikalawang pagdating ni Jesus. So ganun po, mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin walang pakialam ang Panginoon. Meron pakialam ang Panginoon, at dapat isaisip natin na ang Panginoon na mas nakakaalam ng higit na pangangailangan natin, ng higit na higit na mas makakabuti sa atin. Kaya kailangan tayong sumampalataya sa Kanya. At na tayo ay gabayan kung ano ang dapat nating gawin. Ang lahat ng mga bagay ay nasa process, mga kapatid. Ang lahat ng mga bagay. At syempre, mga kapatid ko, ang pagdating ng ating Panginoon ay malapit na. Kaya sa mga oras na ito, ating tingnan ang pinakadakilang kaloob sa balat ng lupa. Ang pinakadakilang kaloob na ng Panginoong Diyos sa atin sa panahon natin ngayon ay ang paggabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Huwag po nawa nating isarado ang ating puso at isipan, kundi tayo ay manampalataya at buksan natin ang puso natin at isip sa ating pong Panginoong Diyos. So muli po, ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Isama natin sa panalangin ang may mga karamdaman sa mga panahon na ito, ang mga kapatid natin na naglalakbay, ang ating pong mga church planting site, na magkaroon tayo ng lupa na diyan sa Tabakaw, makapagtayo tayo ng church, at gayon din po mabayaran na rin po yung Likab at yung Likab lot, at gayon din po sa Cavite at Cavite Gimba, at diyan po sa Homestead Talavera ay marami mga makaluluwa ang maakay sa susunod na panahon, no, na sila'y tanggatanggap sa ating Panginoong Diyos. At ituro sa atin ng Panginoon kung paano tayo mag-ministry, paano tayo manalangin sa Kanya. So yun po, mga kapatid, kung kayo po may dagdag na prayer, ay inyo pong i-type dyan, isasama po yan sa panalangin ni Brother Melvin Galasano ngayon pong umaga na ito. Pakinggan po natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na binigyan niyo kami ng napakagandang
paalala sa amin, karunungan na namumula sa inyo, na ang napakadakilang kaloob ay ang Holy Spirit na kung saan kapag ito ay namumuhay sa aming puso, ay sapat na para sa lahat ng aming pangailangan. Ang malais namin na matutunan palagi na sa aming paghingi po sa inyo, ay lagi namin unahin ang Holy Spirit na igawad po sa amin upang sa ganun ang aming lahat ng pangailangan ay aming matustusan. Humihingi po kami ng tawad sapagkat kamisa-misa nawawalan po kami ng tiwala sa inyo kapag hindi nangyayari ang nais namin. At natutunan namin sa umaga na ito na kapag kami pala ay nanalangin ay dapat namin i-claim na ito ay inyong dininig at inyong ibibigay sa amin ang inyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pagmamahal. Tunay na ramdam namin ang inyong presensya sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin si Imelda Garcia na pinsan ni Nanay Nerissa na nasa ICU ngayon. Siya po ay nasa malubhang kalagayan at siya ay nakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Ama, nais namin na siya ay gumaling, mabilis ang gumaling. Hilihiling namin na ang inyong kalooban ang masunod at siya ay maipakita niya ang inyong dakilang pagmamahal sa kanyang mga pamilya, sa kanyang kapwa. At kung ano man ang ipagkaloob niyo sa kanya ay kanya pong tatanggapin pagkat siya ay inyong anak at siya ay nagtitiwala po sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga pangako, maraming salamat sa inyong mga gabay at patnubay. At kami ay natututo sa bawat umaga. At pupapatuloy na is din namin isama sa panalangin si Sister April, si Sister Bicel, si Raspe, kung ano man ang kanilang kalagayan sa mga panahon na ito. Sila po inyong samahan sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Ganyan din yung pasalamat ni Ate Bebe na naging maayos ang lahat at sila ay patuloy na gabayan nawa ng Holy Spirit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama din namin sa panalangin ang pasalamat ng Kain Church na matagumpay na kanilang church retreat. Dalangin namin na patuloy ang mga kapatiran ay magkaroon ng magandang samahan, magkaroon ng maalab at mainit na pagsamba at kutitiwala po sa inyo. At sa pagpapatuloy, amin din sinasama ulit ang aming mga church planting site sa aming nasakupan. No? Magkaroon na po ng lupa sa Tabacao. Kaya din ang mga pangaral sa homestead, Cavite Gimba at sa iba pang mga lugar dito sa aming nasasakupan. Kaya din sa General Tenyo, nawa ang simbahan na itatayo rito ay maumpisa na at magkaroon ng silungan mga kapatiran na patuloy na dumarami sa lugar na ito. Sa pagpapatuloy na isulit namin isama sa panalangin si Elder Danreb at ang kanyang asawa na buntis na naaksidente. Na po sila ay patuloy na igawad ang kalakasan. Agar ang kalakasan, makapanambalik sila sa inyong bukirin sa gawain. Sa pagpapatuloy ulit, nais namin isama sa panalangin si Lita at si Dayan na sila ay may karamdaman. Kasi ganyan din si Sister Amy Kilantang na patuloy pa rin namin nilalapit sa inyo. At natitiwala kami na ang aming panalangin ay inyong dinidinig. Pagkaloob niyo nawa sa amin ang inyong kalooban at hindi lang sa amin. Ganyan din si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi na pamangkin ni Sister Nimpa, ang ilang member ng family ni Sister Rose Chris Encarnado, si Ateng Sevilla Irilia Bourbon, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, ganyan din si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, ganyan din si Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, at si Sister Janet Montevero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at si Erlinda Duque. At ang iba pang kapatiran na hindi namin nabanggit na patuloy pa rin nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Ang mga pangalan po na ito na may karamdaman, ang iba ay nagpapagaling, ang iba ay nasa recovery, at ang iba ay patuloy na nais na maging malakas kabila na kanilang pagiging magaling na sa karamdaman. Amin po pinagtatawala sa inyo ang aming kalusugan. Alam namin na kayo ay nariyan bilang aming provider, ang aming dakilang magagamot at ang aming panalangin ay ang pinakamabisang gamot. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng kapatid na nagkulan ang pagtitiwala po sa inyo
Nawa sila muli ay muling makakita ng liwanag na nagmumula sa inyo at sila ay makasama namin muli sa paggawa at paghanda sa nalalapit na inyong pagdating. At sa huli, nais namin isama sa panalangin ang kapatiran na nakikinig ngayon. Kami pong lahat narito ngayon at sama-samang nananalangin sa inyo. Aming inilalapit na gabayan kami ng Holy Spirit. Nawa ito ay mauna sa aming buhay upang sa ganun ang lahat na aming pangailangan ay maging sapat para sa amin. At ganyan din pagpalain ng aming hanap buhay. Ito ay nawa ay maging pagpapala rin naman sa iba ang aming kalusugan at ang aming ang mga anak na mga kabataan. Nawa sila ay patuloy na gabayan na huwag silang malayo po sa inyo at samahan kami na ma-guide namin sila ng husto sa inyo. At sila ay patuloy na lumaki pag-mature na kayo po ang pinagtitiwalaan sa bawat araw. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. At salamat po sa inyong gabay at patnubay. In Jesus' name we pray. Amen.